wag, basta wag. Yan po ang title natin. Matthew chapter 24 verse 23 to 24. Okay? So, ayun. At bago tayo magbasa, isa munang pangmalakas ang intro dyan. Streamer ang dating. Matagalog na streamer. Banderitas. Tapos mo, magpaparaffle tayo ng dalawang 100 peso load dahil meron po tayong isang Bible Ninja. May isa po tayong ka-Bible Ninja na hinipo po ni Lord na mag-share ng kanyang blessing at sabi niya, I wanna share this with my fellow Bible Ninjas at huwag niyo lang banggitin. Itatago ko lang po siya sa pangalan, hindi joke lang. Basta yun yung pabanggit. Okay, so ayun. Maraming salamat. I-bless ka ni Lord, kapatid. Grabe. Okay, so ito na. Okay, so diretsyon tayo. Tagalog na. Yan. Kung may magsasabi sa inyo na narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala. No second thoughts without batting an eyelid. No? Huwag kayong maniwala. Hindi sinabi ni Lord na pag may nagsabi sa inyo na narito ang Kristo o naroon siya, tinanin nyo, baka totoo, pero pag hindi totoo, huwag kayong maniwala. Hindi, basta sabi ni Lord, huwag kayong maniwala. Napaka straightforward, walang paligo-ligo, sinabi niya, huwag. Sabi mo sa katabi mo, huwag. Pag may nagsabi, alam nyo ba, dito sa Philippines, merong isang sikat na samahan na yung pastor nila ay naging siya daw yung son of God, siya daw yung appointed son of God. No, I'm not here to... para maipag-away, pero I'm just here to plainly say it's wrong. Biblically speaking, it's wrong. Okay, mamaya we will expound on that. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na, at hindi lang po sa Pilipinas meron. Mag-research po kayo. At actually, hindi talaga research ang tawag dun eh. Basta mag-ano lang kayo, mag-search kayo yan. Okay, kasi pag-research, ibig sabihin may study talaga. Na yung it's a brand new study. Yun daw talaga ibig sabihin ng research, sabi ni Attorney Edward Chico. So, pag nag-Google-Google ka lang at mga existing studies na, hindi research yun. Ano yun? Sinearch mo lang. Yan. Tapos, kinumpile mo yung mga research nila. Okay. So, yun. Tapos, hindi lang dito sa Philippines may ganyan. At hindi bago yan. Dati pa yan meron. No? Dati pa. So, tapos, sa ibang bansa meron din. No? Meron sa Africa, meron sa US. Okay. So, ayan. So, nalulungkot ako dyan sa nangyari sa isa sa mga ministers dito sa Philippines. Because, kasi nasundan ko siya. Nasundan ko siya from my childhood. Kasi, di ba, sa Christian ako, Christian community ako lumaki. So, nasundan ko siya eh. Napapanood ko siya nung hindi pa siya ganun. Okay, so, napaka-anointed na tao nito. Very powerful speaker. Hence the result. You see the result of his ministry, ang dami. Very well-educated people are following him. Key persons in the government are following him. No, o yung iba, friends sa kanya, although hindi niya member, pero they're in good terms with him. They respect him because of his clout and his contributions. At isa po din siya sa pinakamalakas mag-charity work. Sobra. Hanapin po ninyo sa Google, sa YouTube, top 10 richest pastors in the world. Top 1 itong nasa Pilipinas. Nakakagulat. Top 1 itong nasa Pilipinas, no? So, tapos yung outreach program niya, pinakita doon, grabe. Umaabot sila hanggang sa far-flung areas ng buong mundo para mag-feeding program, mag-ano. Kaya lang, pagdating doon sa core, ano nila, teaching, punta ka sa Bible, sablay talaga na sablay, eh. Kasi sabi ni Lord, kung may magsasabi sa inyo, wala tong exception, eh. Walang, he did not make any, ano, exemption to the rule o ano o specific instructions na o sige pag na-meet niya tong gantong criteria ayun na sige pwede. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit nagkaganon. Okay, kasi embedded 'yan sa culture natin as a people at nakakalungkot, no? On one side maganda. On the other side, sobrang devastating. Okay, pag nagamit ng mali. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo. So, na-anticipate na ito ni Lord. Na-anticipate niya. Andito pa siya sa lupa, yung physically, andito pa siya sa lupa, na-anticipate niya na mangyayari ito. Na may mag-claim na siya si Lord. O kung hindi man, siya yung appointed na Lord ngayon. Siya yung Christ.
Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala. Huwag. Basta huwag. Please. Kung meron po ditong napadaan na nag-iisip kayo na baka nga yun ang totoo, dahil ang yaman, dahil ang ganda ng mga projects, dahil kita mo yung mga babae dun sa choir, napakagaganda, yung mga lalaki sa choir, napakapopogi. No? At nag-work, yung mayaman ng marami sa kanila, nag-work eh. No? Yung ministry niya, napakalaki, mas malaki pa sa pagsamasamahin yung mga ministry na nandito, mas malaki yung ministry niya. Eh bakit nag-work? Eh bakit nag-work, kuya, kung mali yun? Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. So pag may huwad na Kristo, ibig sabihin may tunay na Kristo. Paano ka magkakaroon ng counterfeit? Paano ka magkakaroon ng fake kung wala'y original? Okay? So mayroong tunay na Kristo, sino yun? Si Lord. At mga huwad na propeta, so may tunay na prophets. Okay? Ngayon, debatable kung may existing pa na prophet in the present time. Debatable yun. Okay? So, pero kasi ako, nung bata pa ako, experience-wise, nung bata pa ako, merong nag-prophesy sa akin. I was about 8 or 10 in church. Garahe lang in church namin, maliit lang. Christ Cares Christian Full Gospel Fellowship. It's an Assembly of God Community Church. Siningle out niya ako. Ang pangalan niya, kung nagbabasa kayo ng mga vlogs ko na pinupost ko dito, alam niyo to. Ang pangalan niya si Sister Beverly. She doesn't call attention to herself. She's not even famous. Pero siningle out niya ako. Ang dami dun eh. Ang payat-payat kong uhugin na ang itim-itim ko na bata. Ang payat-payat ko. Hindi mo ako mapapansin. At hindi rin naman ako anak ng key person dun. Hindi man ako anak ng pastor. O ano, elder. Although elder yung... ano yung hindi, bago pa lang din kami noong 1980s. Bago lang kami sa church. Siningle out niya ako. Pinapunta niya ako sa harap. Tapos, nag-prophesy siya. Ang sabi niya, tandang-tanda ako kasi nakilabutan talaga ako ng bata ako noon eh. Kasi, ang sabi niya, ano, God will use this child to speak, to minister, and to speak in front of thousands of people. Tapos tinanong ko yun sa kanila, tinanong ko sa parents ko, kila mama, tinanong ko sa mga kuya-kuya ko doon sa church, ano yung sinabi? So, hindi ko naman masyado naiintindihan. So, ngayon nakatatandaan ko kasi marunong na ako mag-English, pero dati, narinig ko lang yung sinabi niya, pero hindi ko masyadong natandaan, parang nakuha ko lang yung gist, pero ano talang yung sinabi niya? Sabi, magsasalita ka daw, gagamitin ka daw ni Lord, magsasalita ka daw sa libu-libong tao. Eh, parang libu-libong tao, eh, wala pa kami. 50 lang yata kami nandun sa church. Parang libu-libong tao. Yung pastor nga namin, hindi nakapagsalita sa libu-libong tao, tapos ako gagamitin ni Lord sa libu-libong tao. After 30 years nangyari. No? Ang pinakamalaki, yung sa kabanatuan, 30,000 live. 30,000 na audience na live. Ay, so... i-add mo pa dyan yung mga audience natin online. Okay, na pag tinutal mo, abot na ng mga million. Okay, so, nakagulat. Meron ako isang video na nag 6.7 or siguro nag-lock siya sa 7 million views. Pero hindi ko sa page may nag-re-upload na iba. Hindi ko na lang din hinabol kasi hindi naman nila minomonetize. So, pero ang daming kabataan na na-expose sa gospel. So, hinayaan ko na, hayaan mo na yun. 7 million views. Tapos, ang dami nagpuntahan sa YouTube ko kasi napanood nila yun. So, gutom na gutom ang mga kabataan sa word ni Lord. It was a comedy, ano, pag pinuntahan niyo yung channel ko sa YouTube, yung Ruther and Titoy, yun yung ano ko, yun yung aking banner video. Sa YouTube ko, 349 o 360,000 views lang yun. Pero sa Facebook, nag 7 million views yun dun sa isang channel. Nakaagulat. Naalala ko yung prophecy. No, so kung mayroong modern day prophecy o ano, so iba-iba ng stand yung mga denominations, pero ang masasabi ko lang, kung mayroong huwad, mayroong totoo. Okay? Kung mayroong huwad, mayroong totoo. Ngayon, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala. So ibig sabihin, hindi lang yung totoo ang nakakapagpakita. Ulitin ko ha. Hindi ibig sabihin yung totoo ay hindi totoo. Hindi ibig sabihin na mayroong fake na Christ ay walang totoong Christ. Hindi ibig sabihin na mayroong fake na prophet ay walang totoong prophet. Ito kasi yung iba sinindi. May gumawa ng mga miracle sa Bible, hindi daw makakapasok sa karya ng langit kasi hindi daw kilala ng Jesus. So lahat na gumagawa ng miracle, hindi kilala ng Jesus. Hindi po ganun yun. Okay, so hindi yun yung context nun. Okay, so magpapakita sila ng kamanghamanghang himala.
at mga kababalaghan upang ito yung intention, ano daw, upang iligaw kung maari maging ang mga hinirang ng Diyos. Matthew chapter 23, chapter 24, verse 23 to 24. This is really sad, no? Pinakamalaki yung nasa, yung sa Franklin Graham natin. Ay, opo, ayan, ako yung Cornel, 100,000 yun. O, tama, o, 100,000 yung 50,000 children gave their lives to the Lord. Ako, Kuya Ruther, madami po akong hinanap na vids nyo na nagpipreach kayo. Grabe po, super blessed. O, si Rems, tapos si Trixaline, nakita ko lang nagpapatawa si Pastor sa FB, tapos sinundan ko na nung nalaman ko nagla-live. Yun po yung ninja moves ko eh. Papatawa-patawa lang ako eh. Papatawa-patawa lang ako mamaya-maya dyan. Iisipin mo na yung kahulugan ng buhay. Eh, yun yung gift ko eh. So, ayun, I operate in that. So, ayun, so. Bakit ang daming naliligaw? Bakit? Ba't ang daming naliligaw? Bakit ang linaw-linaw na sa Bible nakasulat? Nawag. Ang linaw eh. Wala naman na dyang, hindi mo, you don't need to go to a theological school to understand that. It's plain and simple. It's very upfront. Sabi ni Lord, pag may nagsabi na siya yung Kristo, huwag kang maniwala. Tapos! Bakit merong naniniwala? At hindi lang basta meron, maraming naniniwala. At tapos yung mga naniniwala, nakakalungkot, mga matataas ang pinag-aralan, mga may kaya sa buhay, mga may sinasabi sa lipunan. Ano nangyari? Alam nyo kung ano nangyari? Tanong nyo ano? Lakas nyo. Studio audience, ano? Ano? walang kasustansya naman to. Kaya kayo nalulose trick eh. Isa pa. Tanong nyo ano nangyari? Ano? Yeah. Uy, si Baba nagsasalita na. Ate Oyet, nagsasalita na si... yung pamangkin kasi namin isa. Hindi nagsasalita yan. Kasi alimbawa, yung isang sinasabi ko sa inyo na popular dito sa Philippines. Nung nag-umpisa siya, tama po yung turo niya. Tapos, yung following niya ang laki na loyal sa kanya yung tao. Loyal sa kanya yung tao. Until such time na kumalas na siya sa community, independent na siya, wala siyang ka-sparring. Ano sinasabi ng sparring? Ano sabi sa Proverbs? Ano sabi? How metal sharpens metal, man sharpens, a person sharpens another person. No? Ganun yun. Kaya si Lord, pag nagpapadala, dala-dalawa. Hindi isa-isa. Ulitin ko ha, dala-dalawa. Hindi isa-isa. Si Pablo, in all his scholarly prowess, kasama niya si Silas. Dala-dalawa. Tapos meron pa siyang mini-mentor. Meron pa siyang Timothy. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng kasparing. Kailangan mo ng kasama mag-isip. Kailangan mo ng magsasabi sa'yo kapag wala ka na sa Bible. Kasi po yung Bible perfect. Ulitin ko ha, yung Bible perfect. Tayo hindi. Yung Bible perfect, tayo hindi. Naalala ko yung sinabi ng childhood pastor ko, si Pastor Ed Daes. He belongs to one of the wealthiest families in Novaliches. Halos siguro 30% ng lupa sa Novaliches kanila o 20% ng lupa dyan. Novaliches, Caloocan, dami lang lupa, dami lang establishments dyan. Tapos yung missionary pastor namin, si Pastor June, pupunta sa US, magtatrabaho doon. Pag nakaipon ng pera ng isa o dalawang taon, uuwi dito, uubusin yung pera sa missions. Pag ubus na, babalik sa US, mag-iipon ng pera, babalik dito, uubusin ulit yung pera sa missions. Sa mga tribo, sa mga ubusin niya talaga doon. Kami mga volunteers, binibigyan niya kami ng hindi sahod eh. Binibigyan niya kami ng love gift, no? Mas malaki pa sa minimum na sahod. Binibigyan niya kami ng love gift. Tapos grabe, unang nagigising, huling natutulog. Ito ang sabi sa akin ni Kuya Ed, nung kapatid niya. Ito orientation niya. Sabi niya, kasi ako yung youth pastor at that time. Tapos, madalas, meron kaming mga disagreements sa scriptures. No? Pero we never quarrel in public. We actually never quarreled. No?
We just argued. Kasi tayong mga Filipino, ayaw na ayaw natin ng ano, ng confrontation na akala natin pag nag-disagree, akala natin away na. So never kami, wala akong matandaan na nag-away kami. Pero maraming times na natatandaan ko na nag-disagree kami sa isa't isa. Meron akong plan, pre-present sa kanya, binaril niya, yun ang term namin, binaril yung plan ko. Ibig sabihin, wala, hindi, meron akong gustong invite, ayaw niya. Pero pag nagpapaliwanag siya, bukas ang kami ng Bible. Meron mga time na inaabot ako ng hanggang alas dos ng umaga sa bahay niya. Imagine, ilang taon lang ako noon, high school ako noon, nung ano, katatapos ko lang ng high school. Siguro mga 18 years old ako, 19 years old when I was serving as a youth pastor. 19, 20, parang ganun. Tapos nandun ako sa bahay niya ng senior pastor namin. Nakabukas sa mga Bible, mayroon kaming pinagtatalunan. Pero family kami. Bakit? Sabi niya sa akin, ito hindi maintindihan to ng ibang church eh. Itong behavior ng church namin ng bata pa ako. Sabi sa akin ng leader namin, si Kuya Ed, sabi niya, kaya kita sinama sa leadership among the others. Kaya ikaw ang napili ko at hiningi ko kay Lord na makasama ka dito. Kasi you have that capacity to argue with me when you think I'm wrong. Kasi alam ko sa sarili ko, with all my wisdom and my knowledge and my gift, alam ko sa sarili ko na hindi ako perpekto. Na si Lord lang at ang scriptures lang ang perfect. Ako hindi. At kailangan ko nang magsasabi sa akin kapag nalilihis na ako sa word. Pero kailangan kukunin mo sa word yung sasabihin mo sa akin. Kailangan mong, kung meron kang iko-contest sa practice ko, sa teaching ko, kailangan pag umupo tayo, bubuksan mo yung Biblia mo, papatunayan mo. Dahil pag di mo napatunayan, pag dito dalawa lang tayo, hindi mo napatunayan na tama ka, ako yung tama, submit ka. Pag ikaw ang tama, submit tayo kay Lord. Kuha nyo? Na-train kami ng ganun. Hindi ko alam kung merong ibang church na ganun. Ang tawag ng church, ng ibang church sa ganyang behavior, ano eh? Rebelliousness. Yung magka-question ka. In fact, meron mga nagiging atheist kasi ang dami nilang question, tapos ginagun down lang yung question nila. Sinasabi lang, ba't marami ka pang tanong, masama yung nagda-doubt, hindi maganda yung tanong ng tanong, basta maniwala ka nilang, just have faith, huwag kang magtanong na magtanong. So ayun, sa dami ng tanong nila, ang tatalihin ng tao nito, yung isa kong friend, doctor. So wala na, hindi na siya, dati siyang Adventist, kaya lang yung father niya, pag tuwing nagtatanong siya, laging binabara yung tanong niya, imbis na sagutin, laging binabara na, bakit ka nagdududa, bakit ka mga tanong-tanong yan, wala ano yan. Basta maniwala ka lang, ayun, tapos. O ngayon, tuloy, lalo siyang nalayo kay Lord. Kasi may pinanggagalingan yung tanong. May pinanggagalingan po yung tanong, hindi yung basta ano lang. So, may pinanggalingan experience yun, may pinanggalingan sakit ng puso. Ngayon, anong sinasabi ko sa inyo? Bakit ganun? Bakit ang lalaki nila? Bakit, kung palakihan lang ng ministry at paramihan ng pera, ba't tayo nandito? Dapat sumama tayo dun. Ulitin ko, dapat sumama tayo doon. Ang sabi nung childhood mentor ko, nung aking spiritual father, si Kuya Ed, sabi niya, kung hindi mo kayang sabihin sa akin, kasi ganito, naniniwala ako na kaya ako nandito, ang mission ko dito, siguraduhin kay Lord na sa langit pupunta tong mga taong to. Siguraduhin hanggat sa lahat ng aking maakaya sa pag-aaral ko ng Biblia, siguraduhin na tama yung ginagawa ko at sumusunod ako kay Lord para itong mga taong to maligtas. Ngayon, kung dinadala ko na sila sa impyerno, tas oo ka lang ng oo, hindi kita kailangan. Yan sabi niya sa akin. Dinadala ko na sila sa impyerno, tapos ikaw, ni hindi ka pumapalag. Nakikita mo sa Bible, mali pala yung sinasabi ko, ni hindi ka pumapalag. Nasubukan niya ng manalamin ng ano, ito yung salamin. Gano'ng kalayo ang salamin sa mukha? Ito natutunan ko sa theater. Sa director namin, si Direk Ogi, nung mga basa, Mary, long time ago. Ito, tinan nyo daw. Ito. Meron na ba kayong nakitang taong nanalamin na yung salamin ganito kalapit? May nakita na kayo? Ha? Pag nanalamin ka, mirror, tapos yung mirror mo, ganito kalapit, makakatulong ba? Makikita mo ba yung itsura mo? Makikita mo? Hindi mo makikita.
makikita mo yung itsura mo pag medyo malayo. Ano ibig sabihin nun? Kung mag-isa ka, kung walang titingin sa'yo from outside yourself, hindi mo makikita. Hindi mo makikita. Bakit? Because the heart of man is wicked. It's the most deceitful of all. At ang unang victim niyan, yung may-ari ng heart. Kaya nga tumawag si Jesus ng 12 disciples, divisible by 2. Even number, divisible by 2 para hati-hati. Nung nawala yung isa, nagpalit sila agad ng isa para partner-partner sila. Para merong checks and balances. Hindi lang yung ikaw mag-isa na susunod sa buhay. Tinan mo nangyari dun sa isa. Napaka-gifted nito eh. Sobrang gifted. Ang galing. Kinapanood ko ito, ang galing. Ang tali-talino niya, ang galing. Tapos isang araw, siya na daw si Jesus. Ano nangyari? Ako, hindi ako natatawa doon. Natatawa ko minsan kapag yung mga gano'n, yung mga ridiculous claims niya na sinabi niya sa lindol, umano. Pero pag pinag-iisipan ko, hindi ako natatawa, nalulungkot ako. Sobrang nalulungkot ako kasi naiisip ko yung mga, yung umpisa niya na maayos. Ang ayos niyang nag-umpisa. Tapos, kung mapapahamak ka, hindi siya mapapahamak mag-isa, ang dami niyang dinamay. Alam niyo kung bakit? Kasi po tayong mga Pinoy, sa sobrang bait natin, sobrang bait nga natin eh, sabi ng friend ko si Attorney Edward Chico, sa sobrang bait natin, we are the only people who are so protective and who are so in love with our tormentors. Andito po si Jericho Arceo, andito siya ngayon, nakita ko nag-comment siya, amen, amen. Bukas po, makakasama po natin si Jericho Arceo, palakpakan po natin si Lord. Wag na wag po kayo mawawala bukas, ay grabe. I-tag po ninyo yung mga friends ninyo, dalhin nyo sila dito. Okay, so tag ninyo buong family nyo, lalo na po yung mga kabataan. Okay, mga kabataan, maraming hanas. Hanas, sinabi ko ba talaga hanas? Mga hanas, mga issue, mga eklabo sa buhay, dalhin nyo dito. Dalhin nyo dito, okay? So, tapos, lungkot na lungkot ako. Kasi tayong mga Pinoy, by culture, tinan nyo ha, sobrang mahal natin yung mga tormentors natin. Yung mga umapi sa atin, sobrang mahal natin. Ano ang concept natin ng maganda? Ano? Tsaka ng pogi, ano? Ang concept natin ng pogi, maputi. Hindi ko sinasabing mali yung maputi. Pero ang concept natin ng pogi, maputi. And we as a people, generally, hindi naman tayo maputi. Especially the indigenous people. Tapos yung gusto natin pinkish na maputi, na matangkad, no? Nothing wrong with that. Pero ibig sabihin, minahal natin ng gusto yung qualities ng mga taong nagtorment sa atin. Ano yung maganda para sa atin? Yung European. Sino ba nang api sa atin? Yung European. Tapos ano yung ano sa atin? Yung mababa ang tingin natin. Ano? Yung indigenous. Ano ba tayo? Indigenous. Saan tayo galing? Sa indigenous. Nung bata pa ako, naliligo ako ng ang tawag sa akin, NBI. Naliligo ako ng pang-asar. Yung bullying na yan, I eat bullying for breakfast and I didn't mind. It made me stronger. No? Hindi nga bullying ang tawag nun. Eh. Wala lang, asaran lang. Hindi nila ako mapikon-pikon. So, sobrang din nila ako mapikon. Naging barkada na lang nila ako. Eh, wala. Hindi nila ako mapikon-pikon eh. Ang tawag sa akin sa school, NBI. Negro Baluga Ita. NBI. Never nila ako napaiyak. Pag sinisigaw nila ako, NBI, oy! Ayos ba kayo dyan? Sa class, ano, class election, I respectfully nominate NBI as the PRO. President! Tawa na lang sila. Kung yung iba, iyak na yun. Ako, wala, happy lang ako. Ano tayo eh? Ano nyo yung pag nag-commit tayo sa isang tao? Ang tawag doon, ano? Pag nag-commit tayo sa isang tao, tapos commit, halba, tama yung ginagawa niya ngayon. Tapos nag-pledge tayo ng loyalty dito sa taong to, tama yung ginagawa niya. Kahit mali na, dumating yung time na kahit mali na yung ginagawa niya, hindi pa rin mag-waver yung loyalty natin. As a people, ganyan tayo. Siyempre, mayroong mga exemption dyan, no? Pero as a people, ganyan tayo. Ang tawag po dyan sa ganyang culture, personality cult. Personality cult. Mga personality cult po tayo. Kaya sa politics, napakahirap mag-argue. Nang based, walang nag-argue halos, konting-konting ang taong mag-argue based on actual topics, specific issues na hindi, na walang kinalaman sa personalities. Kasi personality cult tayo. Our politics, our showbiz, even the church, personality cult. Kaya nung nag-umpisa ng tama, tapos bandang gitna,
naging malina, tapos naging sobrang-sobrang malina, yung mga taong nag-invest at nagbigay ng loyalty, hindi pa rin bibitaw, tribalism. Yan, isa. Hindi, tama, tama yung sinabi ni Jake. Personality cult, tribalism, yun yun. Hindi pa rin sila bibitaw. Bakit? Nandun yung sense of belongingness nila at hindi nila aminin na nagkamali sila ng sinuportahan. Okay? Hindi bibitaw. Kaya pag tinima mo na sa Bible, ito sinasabi na sa Bible, ang linaw-linaw, sabi ni Jesus, wag! Hindi na lang nila ito papansinin. Kasi ang sakit aminin, ang pinakamasakit po sa tao, aminin na nagkamali ka. Aminin mo sa sarili mo na nagkamali ka. Lalo kung leader ka, lalo kung mataas ang position mo. Meron nga akong mga sinisira na kaibigan ko, sabi ko sa kanila, alam nyo, tingin ko lang talaga, alam na ng mga leader nyo na nagkamali sila. Hindi na lang nila mabawi, magkakagulo. Kasi obvious na obvious sa Bible eh. Kailangan mo talagang pilipitin para maano eh. Nakakalungkot. Alam niyo kung saan galing pa yan. Kung ba't ganyan. I-observe niyo to. Yung mga followers ng ganito, normally sa kanila, hindi nag-aaral talaga ng Bible. Wala silang devotion, hindi silang devotion on their own, hindi silang wala. Hinihintay lang nila yung ibibigay ng idol nila. Ibig sabihin idol, yung leader nila. Kung ano yung sabihin nun, yun yung absolute truth para sa kanila. Kaya kahit sabihin ni Jesus, pag may nagsabi dito at nag-claim na siya din yung Kristo, huwag kayo maniwala. Eh, hindi ha, sabi nung ano sa amin eh, siya daw yung Son of God eh. Ang hirap eh, meron akong close friend na, eh di ba ito, nasabi na ba ito sa inyo, naliligaw kayo. Sandali, eh yung nagtuturo, sabi niya dito yun eh. Tapos, nandito yung building eh, dito. Tapos pagdating niya, wala eh. Tapos, nadulas lang siya. Ang sabi niya, andito kahapon yun eh. Parang yung kaibigan ko si Kuya Nonoy. Naglalakad kami, hinahanap namin yung parking. Sabi niya, dito, tanda-tanda ako saan yung parking. Tapos nung pagdating namin doon, wala, nandun pala sa kabila. Sabi ko, Kuya, sabi mo dito. Sabi niya, kanina nandito lang yun eh. Tawa kami ng tawa. Sabi ko, so, isipin ito ha, ibig sabihin, sa isip ng typical na Pinoy, mas madali pa, kahit na mabait siya o ano, basta mas madali pa sa kanyang tanggapin na yung itsura ng building nag-iba in 2 hours o 30 minutes, nag-iba siya. Yung parking nalipat from building A to building B, nag-reconfigure yung buong itsura ng building, mas posible sa kanyang tanggapin yun, mas madali sa kanyang tanggapin kesa sa tanggapin na nagkamali siya ng tinuro. Mas madali pang tanggapin sa isang Pinoy na yung building lumipat ng street kesa sa aminin na nagkamali siya ng tinurong street na wala talaga doon yung building. Sabi niya, andito lang yung kahapon eh. Ay, nabago na. Di ba? Ang hirap tanggapin na mali eh. Ang hirap talaga. Ngayon, I want to speak to the leaders like myself. Please, I make an appeal to you. Lahat to, wala akong i-specify lahat. Because when I look at the everything, I see this from east to west. Grabe, pandemic to sa body of Christ. That everyone is fostering loyalty to themselves. Everyone is fostering loyalty to themselves. Na pag nag-abroad ka at kailangan hindi ka maka-church dito sa church na doon ka mag-church, sasamaan loob sa'yo. Pag lumipat ka na ng bahay, meron kaming kaibigan, lumipat yung church ng malayo, tapos may church na malapit. Ang layo ng nilipatan, nagpaalam siya doon sa church niya na lumipat ng malayo, ang sabi niya, baka po pwede dito na ako mag-serve sa church na malapit. Alam niyo ang sabi? Pwede mo namang gawin yan. Pero wala ka ng covering from the grace of the Lord. O, ano ba yan? Ano? Ano sabi niyo? Ano na tayo? Ang tingin na natin sa church, ano? Jollibee franchise. Ang tingin natin sa church, ganun, nagiging franchise na yung church. Hindi po tayo business franchise. Body of Christ po tayo. Saan galing to? Itong ganitong culture dito. Sabi ni Paul, 1 Corinthians
1 Corinthians chapter 3 verse 2 to 9. Gatas ang ibinibigay ko sa inyo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi nyo kaya yun. Subalit hanggang ngayon na hindi pa rin nyo kaya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman at ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-aaway ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay kayo ayon sa laman. Sabi ko sa inyo, yung mga hardcore na followers nitong mga movement na to, they do not do their own studies. They do not seek the Lord on their own. Nakakita na ba kayo ng baby na nag-prepare ng sarili niyang pagkain? Meron ba nun? Wala. Dede. Ang tagal na nila, gusto pa lang nila sa Bible, dede lang. Ayaw nila kumain sa plato, gusto nila chupon. Lagi na lang may pacifiers. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-aaway ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. The mere fact that the social media is arguing which one is greater, the traveling teachers or the resident pastors, is a clear sign that the church is sick. Brothers and sisters, the church is suffering from a sickness called long-term infancy. We have been infants for so long. We need to grow. We shouldn't be arguing about such things anymore. Why? Kasi kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos. Look at this. Dito lang sa Corinthian, nabanggit to si Apollos. Alam niyo kung sino si Apollos? Apollos is a scholar from a very well-off family from Alexandria, which has the biggest library in the world at that time. I don't know right now. Lahat ng pinakamatitinding scholars, dyan siya galing. At nung na-realize niya yung story ni Jesus at inaral niya, he was so on fire na he bigla siyang pumutok. Wala siya sa followers ni Jesus. Wala siya sa actual followers ni Jesus. Hindi siya minentor ni Paul. He did self-study. Nag-self-study to si ano? Si Apollos. From the libraries of the world. Galing siya sa lugar ng mga matitinding thinkers. Tapos, na-convert siya, na-realize na natama yung scriptures, ang yung scriptures tinuturo ay si Jesus, at nung naniwala siya kay Jesus, on fire siya, nag-preach siya. Tinan nyo, niwalang epistle si Apollos. Ni Apollos, wala siyang epistle, wala rin siyang gospel, pero meron siyang followers. So, in fact, nadidivide na sila. Ibig sabihin, ganun siya katindi. Pero kasi ang gift niya mag-speak, hindi niya gift yung sumulat, kaya di siya nagsulat. Nakuha nyo? Hindi siya nagsulat. Ngayon, anong sinabi ni Paul dito? Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos. Apollos was a very dynamic speaker, not just dynamic, no, na magaling mag-oratorical. Hindi lang siya ganun. Matalino talaga siya. Ako'y kay Apollos. Hindi ba't palatandaan yan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Kasama sa mga kinikritik dito ni Paul, yung mga supporter niya. Na kung sinasabi niyo, basta ako, kay Pablo ko, sabi niya, alam niyo, namumuhay kayo sa laman. Bakit niyo sinasabi ang loyalty niyo na sa akin? Mga anak to ni Paul sa faith, ha? Mga minentor niya to. Pero ang sabi niya, huwag niyo sasabihin na sa akin kayo, hindi kayo akin. Hindi rin kayo kay Apollos. Sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkulin ibinigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga. Sabi ni Paul, hindi ako mahalaga. Tumingin kayo dito. Hindi po ako mahalaga. Hindi ako mahalaga. Magandang lalaki lang ako. Pero hindi ako mahalaga.
Yung ang gandang lalaki ko, pinagdidebatehan pa eh. Hindi ako mahalaga. I couldn't care less if you are loyal to me. I don't care. Ang gusto ko maging loyal tayo kay Jesus. Alam niyo yung best friend ko, sandali, I would like to appreciate that guy. Ang nagtatanim, sapagkat siya, ang mahalaga kundi ang Diyos. Ang Diyos po ang mahalaga, si Lord po ang mahalaga. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang. At bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Wala sinabi si Paul, o pumili kayo kung kanino kayo. Ako naghirap sa inyo eh. Mula pagka unang convert ninyo, ako na nag-disciple sa inyo. Tapos darating yan si Apollos, porque magaling siya. Ngayon sasabihin nyo kay Apollos kayo, dapat akin kayo. Hindi, wala. Masabi niya, hindi ako mahalaga. Hindi ako mahalaga. Si Apollos din, hindi. Alam niya yun. Alam niya si Apollos? Alam niya nangyari dyan? Nag-usap sila ni, historically, silang dalawa, nag-uusap sila kung paano ma-resolve yan, paano mawala yung division. Hindi gumawa ng sariling group si Apollos, hindi gumawa ng sariling group si, si Paul. Hindi kinumpit po ni Apollos si Paul dahil mas magaling siya. Hindi rin kinumpit ni magaling siya magsalita. Si Paul naman mas magaling mag-research at magsulat. Hindi sila nag-compliment sila. Bakit? Pare-pares lang tayong gamit dito ni Lord. Mga gamit po tayo dito. Hindi tayo ang nanggagamit kay Lord. Ginagamit po tayo ni Lord. Yan po ang wala doon sa mga movement na ang lalaki. Pero ang kiniklaim nila, sila si Jesus. Sila ang may last say. Pag sinabi ng leader, yun ang batas. Walang maka-argue, walang maka-ano. Yung leader ang batas. Ayan. Isa sa mga complete turn off sa akin, kahit gaano kagaling yung teacher, kapag yung teacher nag-teach na fostering loyalty to himself, kapag sinabi ng isang movement na sila lang yung nagsasabi ng totoo, na huwag ka makikinig sa iba, sila lang yung nagsasabi ng totoo. Huwag ka magbabasa ng Bible kung wala sila, kailangan sila ang magpapaliwanag. Kapag sinabi ng teacher, dapat sa kanya ka lang makikinig. Ayun na. Fostering loyalty to himself, not to the Lord. And that is a very scary thing. Why? Tinanong ko, I've been around, I've been in the ministry since I was a kid. So, for more than 3 decades. Because I was baptized when I was 12. I was in the ministry when I was 10. When I was 12, I was already a puppeteer. I've been around for so long, 3 decades, and not in my wildest dreams na sasabihin ko maging loyal kayo sa akin. Kasi I know the evil I am capable of doing. At sana hindi, pero kung sasabihin ko, ilagay ninyo yung faith niyo sa akin at bumagsak ako, sunog tayong lahat. Tapos sagot ko kayo kay Lord. Pagdating ko kay Lord, lahat na napahamak dahil sa akin yung trust. Lahat ng dugo nila nasa kamay ko. Hindi ko kaya yon. Nasa grace lang ako ni Lord. Araw-araw, nasa grace ako ni Lord. Pag nawala ako sa grace ni Lord, babagsak din ako. Let us all be loyal to the Lord. That's one sign of maturity. And to the leaders like me, stop fostering loyalty to yourselves. Matakot tayo kay Lord. Let us be loyal to the word and loyal to the call and loyal to the Lord. Not to ourselves. Not to ourselves. Yung best friend ko po, si Bogs, yung hindi manalo-nalo ng raffle, pag ganyan-ganyan ho yan, napakalalim na tao niyan. Alam niyo bakit sa tagal na ang dami kong best friend, yan ang pinaka-best friend ko sa lahat? I received my harshest rebukes from that guy, Richard. He would rebuke me pag na-offset na ako talagang. Kasi may mga downtimes talaga ako na nagbumukmuk na lang ako sa isang gilid, nagwo-walling ako, ayoko makipag-usap kahit kanino. Ayan si Bogs yung pupunta sa akin, tatawagan ako, ano na nangyayari sa'yo, gumising ka nga, you're wasting away. You have a gift, tinawag ka ni Lord, you're a leader, act like one. Ayan si Bogs ang nag-ano sa akin, pag ganyan-ganyan, nagre-rebuke sa akin.
Kailangan ko siya eh. Kagaya nung sinabi sa akin ng leader ko, kung hindi mo na kayang sabihin sa akin kung mali ako, hindi mo ko mahal. Kung hindi mo ko mahal, hindi kita kailangan. Ang kailangan ko dito yung mahal yung mga tao, mahal ako, at lalong-lalo sa lahat, mahal si Lord. Hindi yung nagpapagood shot lang. So please, wag. Wag. Basta wag. Ay tayo nagkakaligawan na. Nakakahinayang, ang dami nating in-invest na time dyan eh. Pero pag mali, wag nyo sundin. Sabi ng leader, siya daw si Jesus, sandali lang. Sandali lang. Hindi man ikaw ang tinanggap ko na nag-pray ako si Jesus eh. But minsan sasabihin mo, ikaw si Jesus. Ay, hindi mo na, ayawan mo na, wag mo nang ganun. Ano? So kung hindi lang baby tong mga to, hindi sana naligaw. Kaso mga baby. So I would like to encourage you, mag-devotion po kayo, mag-pray kayo, magbasa kayo ng sarili ninyo. Argue with your friends. Kumuha kayo ng mga sparring partners na mas magaling sa inyo sa scriptures. Huwag lang kayo magpaturo. Makipag-argue kayo pag may tanong kayo. Ako, nakag-argue kami ni Mrs. pag may mga tanong kami. Hanggang ngayon nga, may mga tanong ako na hindi nasasagot eh. So, ganun. Okay. So, that's our lesson for tonight. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po may natutunan po kayo. Okay? So, ayun na. Basta wag. Basta wag. Pag hindi na si Jesus ang ginaglorify, pag yung loyalty na nilalayo kay Jesus at dinadala sa tao, wag. Basta wag. Wag. Let us all be loyal to Jesus and Jesus alone. Let's all pray. Dear Heavenly Father, we thank you. We thank you, Lord, for reminding us of how awfully frail we are. Kahit na minsan nakala namin ang galing-galing namin, ang lakas-lakas namin, ang blessed-blessed namin, ang anointed namin, Lord God. Si David nga, grabe nangyari, nabasag. Mga babasagin po kami, mga palayok, Lord. Wala kami po mapagmamalaki. Kaya wag na wag po kaming hayaan na makalimot na ituro lang lagi yung tao sa'yo, wag sa amin. Makalimutan nila kami, wag ka lang. Hindi po kami mahalaga kagaya ng sinabi ni Pablo. Hindi kami ang mahalaga. Mga manggagawa lang kami. Ang mahalaga yung boss namin, si Lord. Ikaw po ang mahalaga. Kasi ikaw ang nagpapatubo. Ikaw ang nagpapalago. Nakakapagtanim, nakakapagdilig lang kami. Ikaw lahat. You are the sustainer and the source of life. You have the word of life. Who to whom else do we turn to? Where else shall we go? Sabi nga po ni Peter sa inyo. Maraming salamat po. And tonight we pledge allegiance to you and we renew our loyalty to you alone, to you and your word, not to anybody else, especially not to ourselves. We humble ourselves before you, Lord. Maraming salamat po. Mas lalo ka pa po namin mahalin. At least ipakilala mo pa po lalo ang sarili mo sa amin as we dig deeper into your words every day. Every day, every morning as we read your word, every night as we read your word, all day as we meditate on what you've said in your words. We thank you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin si Lord. Once again, ito po ang nag-iisang laugh trip na Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light so you never lose your way in the darkness like a true Bible Ninja! Wow!